Yo, what's up? Yan. May tatalakayin tayo ngayong gabi. Dahil dinadamoy na yung anak ko sa dun sa post ko. Sabi sa akin, ano daw, ba't daw di na lang mamatay yung anak ko? Ba't ganun? Ba't kailangan madamay yung anak ko dyan sa shit na yan? Nagsabi lang naman ako ng ano eh. Nang huwag kayo mangyalam sa buhay, di ba? Minsan ako mag-live po, tek, pero ganun pa ginagawa. Nag-live ka? Tungyo ako ng Yossi, boy. Jay, may Yossi ka, Jay. Hindi ko alam, tol, pero nangyayari ngayon. Pero wala akong pakialam dun sa shit ni Daryl. Promise, wala akong pakialam dun. Nag-post lang ako dun sa shit niya. Ay, dun sa post ko, hindi yung tungkol sa shit niya. Nag-post lang ako para lang sa lahat ng tao. Hindi yung para dun kay Daryl. Kung idadamay niyo yung anak ko, nasasabihin niyo mamatay na lang yung anak ko dahil dun sa post ko lang, sana mauna na kayo. Kasi, tol, lahat gagawin ko, huwag lang madamay yung anak ko. Ewan ko ba sa inyo? Lagi niyo na lang kaming kinakante. XB, ganun. Lagi na lang ganun. XP, Jejimon. Oo, alam naman natin lahat yun eh, putang ina. Sige, sabihin natin, Jejimon na kami. Lahat na sa amin, basura, ganun. Takot yung boses, pero... Pero sana, huwag na kayo mandamay ng ibang tao. Kasi, hindi, yung post ko na yun, alam nyo ba, hindi naman yun para dun kay Daryl eh. Yung post ko na yun, para sa lahat yun. Kasi ang dami ko na nakikitang ginagawa ng mga ibang tao. Sobra na. Ang dami na. Nakikinalam ng buhay. Pag may chismis yung isa, andun yung baho, pupuntahan ng maraming tao. Hindi, wala na sa ayos eh. Hindi na inaayos. Sana man lang, kahit may COVID ngayon, sana man lang magkaisa tayong lahat. Huwag sanang ganun. Hindi ko na alam nangyayari. Shoutout na nga lang tayo, putik naman kayo. At sa ulo. Kakarating ko lang ng bahay, tol. Nakita ko na sabi sa anak ko, sana daw mamatay na lang. Kaya ako napalive. Talaga. Tangin na. Ba't kailangan niyang gano'n yung anak ko? Ayoko si Rayo. Shoutout na lang kay Royette Mendoza, kay Jimima Suaseb, shoutout kay Aaron. Pasensya na kung ganito mga sinabi ko, mag-live ako ngayon. Kasi ang sama ng loob ko kasi ganun nga. Nakita ko, sabi, mamatay na lang daw ang anak ko, puta. Parang gago. Sana tol, huwag na tayo mangialam ng mga shit na ibang tao. Sariling buhay natin, pakialaman natin. Mind your own business, ganun. Kung chismosa ka, sige, bahala ka. Chismosa ka eh. Chismosa ka, sobrang chismosa mo, diba? Nangyayalam ka ang buhay ng tao ngayon. Pag may sinabi, pag may bahong naamoy mo, iano mo agad sa ibang tao na ang baho na to. Check nyo to, ang baho na to. At hindi ganun. Huwag nyo na, pakialaman yung buhay ng ibang tao. Tol po, tangina. Pati ano ko, dadamay nyo na. Oto lang, wala akong pakialam dito sa ano na to, sa issue na to. Kasi
hindi kami magkasama ni Daryl. Wala rin akong alam kung ano nangyayari sa kanya ngayon, kung anong ginagawa nila. At yung Ricey, hindi ko kilala yun. Yun. Wala rin akong pakialam doon sa shit na yun. Kaya hindi ako apektado ron. At hindi na rin ako masyadong gumagawa ng kanta ngayon kasi focus ako sa business at damit. Yun ang pinagpo-focusan ko. Kaya ako napapost kanina, hindi para mangialam. Para sana sabihin yung mga tao na baka pwede namang tigilan nyo na yun. Kasi, ang dami na nadadamay eh. Kung sila-sila lang mag-aaway, hayaan nyo na sila. Ayun, panoorin nyo na lang. Huwag nyo na i-share. Panoorin nyo na lang. Pag nakita nyo yung post ni Daryl na tungkol dun para dun sa para sa isa, tignan nyo na lang. Huwag na kayong mag-comment o huwag na kayong mag-share para wala ng gulo. Kasi gugulo lalo eh. Ang gulo-gulo na nga, guguluhin nyo pa. Tingnan mo, nagsama si Makagago, si Sainab, tsaka yung Con. Doon isipin nyo yun, nagsama sila. Dati magkakaawa yung mga yun. Di ba? Ngayon magsama sila. Bakit? Diba? Hindi natin alam bakit. Pero si Daryl naman ngayon, tsaka si Ricey, yung ex ni Con, tapos ex ni Sainab. Kaya sila magkasama ni Sainab, tsaka si Con ngayon. Ayun yung ano. Pero bakit andun si Makagago? Bakit siya nasama? Hindi natin alam. Kaya shit nila yun eh. Kaya natin sila sa shit nila. Kung anong shit nila, bahala sila dun. Nag-post lang ako kanina, hindi para damay niyo yung anak ko, sabihin niyo mamatay na yung anak ko. Tangi na. Lagi niyong sinasabi yun. Nakikita ko sa lahat ng post ko, may mga ganun. Sobrang tahimik ka ng buhay ko ngayon. Makanohan niyo pa ako. Sino may gusto mamatay ang anak? Ay, mamatay ang kanyang anak. Gusto niyo ba yun? Kaya ako ganito ngayon. Tangan na nyo eh. Masyado kayo maano sa buhay ng may ibang tao eh. Ay, hindi alam kayo. Alam ko yung ayaw nyo pakialam ang buhay nyo. Panlaran yung buhay nyo. Ayaw nyo gawing maganda buhay nyo eh. Hindi sa pang-ano ah, pero yung iba kasi nagko-comment doon, nakatira sa barong-barong, tapos ganun pa sasabihin. Paunlarin nyo yung buhay nyo, please. Bago kayo mga alam sa buhay ng ibang tao. Huwag kayo mga alam ng baho ng iba. Ang baho na nga nang tinitira nyo, baho pa ng iba papakailaman nyo. Dami niyo pa anak ko. May magko-comment pa, apektado daw sila sa nangyayari dun sa mga yon. Ba't kayo apektado? Bakit kayo ba yon? Sino ba kayo? Kamag-anak ba kayo ni Sainab, ni Daryl, ni Ricey, ni Con? Kamag-anak ba kayo? Kung kamag-anak kayo, pwede. Pero kung hindi, wag na. Diba? Hindi mo kami anak ng mga yun eh. Tigilan nyo na. Dami yung ginagawang kabulastugan sa buhay nyo. Imbis na unahin nyo humanap ng kumita kayo ng pera. Humanap kayo ng baho ng iba. Para may mapuna kayo. Meron pa ako nabasa kanina, yung damit ko din na damay, sabi, bakit daw hindi na lang ako mag-focus sa damit ko, ba't daw nangyayalam pa ako? Nangyayalam, hindi ako nangyayalam, nag-post nga ako para malaman nyo na
na huwag kayong mangialam kasi kayo nangangialam ng buhay ng iba. Yung sinasabi niyong hayaan ko sila, oo, nahayaan ko naman sila lagi. May nag-comment kasi, nahayaan na lang daw. Oo, nahayaan ko sila lagi. Ngayon lang kasi ako, napikon na ako kasi halos araw-araw na lang sa pagpo-post ko. Lagi may nag-comment na, mamatay na sana anak mo, mamatay sana si Ethan. Puta na, ba't kailangan ganun? Kailangan damay si Ethan. Ay na. Tigilan nyo na yun. Tigilan nyo na yun. Wala magandang dulot yun sa kapwa nyo. Sana munlad buhay nyo. Kakaganyan nyo. Sana. Yun lang masasabi ko. Pasensya na sa lahat kung nag-live pa ako. Pero para sa inyong lahat to, sa lahat ng mga nangangialam ng buhay ng ibang tao, wala kayong kwenta. Pakyo kayo lahat.